may ita-testing kami na three tanner na board. Ayan, so indoor, ceiling cassette. Ayan, so naging problema niya is pan motor. Ayan, so nag-run na yung pan motor niya. Okay na. So hindi ko kasi siya matesting kasi yung dinala niya sa akin ay indoor board lang at saka yung pan and yung isang sensor. So hindi ko ma-run yung pan motor dahil kulang-kulang kaya nag-provide pa kami ng unit. So sinalpak namin doon sa unit na stock dito. Ayan. So umandar na naman siya. Ang original na problema ng ating board ay nawala ng power. Ito. Yan. And bumigay yung kanilang pan motor. So ang issue kasi nito nilinis. So, nilinis na naman. Ang tanong, bakit nasira yung pan? Sira yung pan motor. Nag-dead set si board. Okay? So papasok tayo doon sa opisina para maipaliwanag natin ng bahagya lang naman. Para may share natin ng konti. Para maiwasan natin yung ganitong problema. Okay? So pasok tayo sa loob. Okay, good day mga ka-technician. Meron lang akong isi-share na isang video. Actually, medyo malungkot ang video natin. Malungkot eh, na. Ayan, so ang problema nito is pan-motor. Ayan, kaya meron siyang pin-provide na bagong pan-motor. Actually, hindi siya bago eh. Parang second hand na yung kinuha niya. Dahil medyo may kamahalan itong pan-motor na ito. And itong board na ito is nag-dead set. Nasira yung pinaka power supply niya dahil sa pagkakasira ng ating pan motor. So ang naging rason ng pagkasira naglinis sila ng aircon. So hindi naman lang maiwasan na nagkakaroon ng disgrasya. Ayan. So ang naging problema nila dito is based sa kanila na report. So nagkaroon ng nilinis nila pero hindi nila naibaba ang breaker, circuit breaker. So meaning naka-off lang siya sa remote or doon sa power switch niya pero may standby na power. And nung inilagay nila yung pan motor, so bumigay si pan motor, nasira, and nasira din si board. Ayan. So, bakit nga ba nagkakaganon? Yun yung tanong natin. Bakit nasisira? So, ini-off naman. Ka-off naman yung aircon. Ayan. So, sa ganito kasi, lalo na kung DC pan motor tayo. Ito kasing DC pan motor, meron siyang IC sa loob or yung tinatawag nating IPM. So, yung IPM niya is naka-built-in doon sa loob ng ating pan motor. Ayan. So, ang wire niya is 5 wires. So, may supply siya na 310 volts, 15 volts, and yung feedback or signal na tinatawag natin, dito siya connected. Okay, so, paano ba? Gusto kong umpisahan. So, naulit na din yata itong videos na ito. So, papaulit-ulitin lang natin hanggang sa maging SOP na natin na kapag maglilinis tayo automatic kailangan nakakat lahat ng supply or nakababa ang circuit breaker. Ayan, so importante, yan na yung kaunuhang procedure na gagawin natin. Ibababa si circuit breaker or kakat natin ang power supply. Ayan. So lalo na dito sa mga inverter. Doon sa mga conventional or basic aircon na tinatawag natin, medyo safe pa ng konti. Pero hindi pa rin safe kasi kailangan talaga ibaba ang breaker. So minsan parang siguro nakalimutan, hindi natin masabi. Kaya ayan ang nangyari. Eh ang problema kasi yung fan motor napakamahal. So sa ganito, kung board or para kasama ang fan motor natin ay malamang laglag na ang mga 12,000 natin, baka kulang pa. So medyo masakit. Makati
Okay, no? Masakit sa kalooban natin. Okay, so ipapakita lang natin ng konti. Ang DC fan motor kasi, katulad yan. Okay, so idodrawing ko na lang ha. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yung isang supply niyan, yan yung 310 volts na nakikita natin dito, or yun yung supply input. Okay, so yung isa 15 volts, then yung isa is ground. Okay, so yan yung nakalagay dun sa ating pan. So yung dalawa, ito yung feedback na tinatawag natin. Yan. So FB na nilalagay natin. Sabi ko, lala muna ang kapila. Nando kasi yung anak ko sa gilid. Si Luis Marites ang doon sa likod. Ayan. So medyo may distorbo doon sa paggagawa natin ng video. Tapos ang masakit pa nito, yung aming aircon nag-iiwan error. Ayan. So itutuloy na natin ha. So bakit nga ba? Actually, okay naman yung board eh. Sana. Then, pagkatapos nilang i-cleaning, ang history, yung pan motor, ibinalik lang nila kasi nasasak na pala yung isa. Ayan. So, inassemble lang nila, ibinalik. Then, biglang pumotok na si fuse. So, nag-blackout. And, bakit ba nasira si pan? Okay? So, kung titingnan natin kasi ang board, itong 310 volts na yan, connected yan sa positive-negative nung ating main capacitor. So, ito yung main capacitor natin eh. Ayan. Main capacitor ng power supply. Okay? Then, yung main capacitor na yan, syempre, dumaan sa circuit board yan. Dumaan sa diode. Okay? So, dumaan sa diode. Then, ito yung ating AC. AC diode, tapos pumunta sa capacitor. So, doon sa capacitor, meron niyang nakakabit na, okay, so, easy shortcut ko na lang ha, fuse, bago tumating doon, or dito. Dito nakakabit yung fuse. Sa AC. Sa AC input ha, fuse. So, ito yung fuse natin ha, na nasa AC input. Okay? Bago tumating doon sa capacitor. And, siyempre, capacitor, papunta yan doon sa ating regulator. So, ang regulator natin, ito, and siyempre, yung transformer chopper na tinatawag natin. So, ito na yan, gawin na natin transformer chopper to. Malita yung sign ko eh, no? Ayan, okay na siguro yan. So, capacitor, pumunta ng regulator yan. And pag nag-on yung regulator natin, ito pa yung mag-out ng supply natin. So, yung ganito, ang pan-motor, ang requirements voltage niyan, tatlo rin. 5, may 12, meron siyang 15. Okay, so yung 15, itong 15 na ito, ito yan. Supply ng pan. Then yung 12, doon sa mga relay ito, ganun pa rin. So, tinuturo natin. Yung 5, ito yung system. Yun. Okay, so ang tanong natin, nung ikinabit nila yung pan, bakit nasira yung power supply? Bakit nasira din si pan motor? Yun. So, yun yung isang masakit. So, ang naging dahilan, hindi nila ipinaba ang circuit breaker. And meron pa kaming isang procedure na pinagagawa dito. Before tayo magkabit ng pan or mag-proceed na ikabit yung board, i-discharge nyo yung capacitor. Okay? So, kukunin ko lang yung tester sa loob na iwan. Ay, sa labas pala ng bodega. Saglit ha, babalik ako. Kulit ng mga alahalay ko, no? Yan, ha? So, ito, nagdala-dala ako ng board. May explain ako sa inyo, ha? Pagpasensyahan nyo na itong videos namin, ha? Kasi may mga makulit dito sa paligid namin. Nasa likod ko, isang makulit. Nagluluto ka, yung niluluto ka, sunog na.
Ubo pa tong isang anak ko kasi hilig-hilig sa aircon. Quiet please! Titising ubo ko. Okay. So balik tayo dito. Pasensya na kayo dahil may magulo ang ating mga kapaligira. Magulo tong isang anak dito na pinakamabait kong anak pero siyang pinakamagulo. Yung nakahiga sa gilid. Ayan. Okay. So before kayo mag-proceed na magkabit ng pan, SOP na, gawin na natin SOP ha. Pag nag-cleaning tayo or nagtanggal tayo ng board at nagkabit tayo ng board, yung main filter capacitor na ito, i-discharge nyo muna. Ha? SOP na nagagawin natin. Ayan yun ang dalawang paa. Kasi naiimbakan niya ng supply. So gumamit kayo ng DIY nyo na lang ha. Ito. Lagay nyo ng dalawang test prod yung dulo. Ito. So alam nyo kung anong tawag dito? Ang tawag dito, ang tawag ko posistor ha. Ewan ko sa iba. Yung part na ito is makikita nyo ito dun sa mga lumang board. Katulad nito. Ito, yun o. Yan o. Focus mo. Kahit sa mga luma. Kung wala kayong makuha na, pumunta kayo dito sa akin, bibigyan ko kayo. Ayan, ito. Gamitin yung pang-discharge ng capacitor. Ito. Tanggalin nyo lang sa dalawang hinang, lagyan nyo ng hinangan nyo ng wire. Kung wala kayo, punta kayo dito, bumili lang kayo ng dalawang ganito sa mga electronic store. Daan kayo sa akin, bibigyan ko na lang. Okay, ihinang na lang natin doon. Tapos lalagyan natin ng test prod. Ha? Ayan, wala. Yung may gusto ha. Yung may gusto lang. Okay, libre lang yan. Huwag kayo mag-alala. Marami ditong tambak na board. Okay, so tingnan nyo yung capacitor na ito. Gamitan nyo. Short nyo siya, oh. Huwag nyo siyang isu-short ng nakasaksak, ha. Nakapatay ang breaker, ha. Ayan. So, isu-short nyo lang ito, ha. Yan, yung pinaka-main capacitor. Para sure na wala siyang na-imbak na supply. Okay? So, pinakamaganda, pinaka-safe, pati yung secondary, i-discharge nyo. Okay? So, ganito lang. Madali lang naman itong gawin. DIY lang to. Yan. Sabi ko nga, kung wala kayong ganito, pumunta kayo dito, bibigyan ko kayo maraming ganito. Bumili lang kayo ng dalawang test prod. Hihinang natin na katulad nito. Ayan. So, bakit ba natin kailangan nag-discharge yan? So, katulad nito, ah. Ayan. So, pasamantala, isasaksak ko lang, ha. So, katulad nung ginawa nila, hindi nila, ay, kakabit ko, ini-off ang breaker. Ay, ang swerte ko naman. Sikip sa saksakan ko. Ang balik ko na lang sa labas. Sikip pa rin. Yun. Ayan. So, naka-on itong unit natin. Kulang-kulang kasi yung sensor na pinadala niya, kaya hindi natin mayran, mag-i-error siya. Kaya ito rin yung isang problema ko pag gumagawa minsan. Ayan. So, may error siyang lalabas dahil kulang tayo ng sensor. And, pinaltak ko rin siya ng tuck switch, kaya tinanggal ko doon sa pinaka-plastic niya. Ayan. So, balik tayo. So, itingnan niyo yung DC natin, ha. Naka-off yan, yung unit natin. Okay. So, kung naka-off, ilawa natin ito. Ito yung supply ng pan na pumupunta doon. Yan o. 315 volts. So, yung supply na yan, papunta doon sa ating pan. Ito yun yung nakukuha natin na 315. Nandito yan sa terminal niya. 1, 2, 3. Yan. Okay. Ito yata isang paa. Yan. Tama. 315. Ayan. Ito yan yung terminal. No? So, nandito yan. And yung 15 volts. Yan. Hindi ko makapa yung 15 kasi maliit yung paa. Okay. So, hindi ko natakapain. Baka mag-short pa. So, yung hinahanap natin kasi o yung naging problema, abirya nila, sinaksak nila. So, kahit patay yung unit, ang supply niyan, naka-standby. Ayan o. Hindi yan nawawala.
Okay? So, standby siya. Hindi ito katulad ng aircon na kapag ipini-off nyo, patay din yung papasok dito. So, hindi siya namamatay. Naka-standby ang supply niya dito sa main PCB. Or dito sa indoor board natin. Pati sa outdoor, may naka-standby na supply yan. Ayan. Ito. Okay. Yun. Yan. So, kahit binunot nyo na sa saksak yan, yan na. Dito ko na kukunin para mas mabilis kasi ang hirap kapain sa loob eh. Yan pa rin yung supply oh. Naiiwan oh. Yun. Pero nagdi-discharge din naman yan. Yan. Pero magbibila kayo lalo na yung mga outdoor. Halos 10 sec o 15 seconds o minsan isang minuto o 3 minutes nga minsan bago siya totaling mag-off dahil doon sa charge ng capacitor. Kaya sabi ko sa inyo, gumamit kayo nung ganito. Yan, i-discharge niyo siya. Lalo na kung magpo-pull out kayo o magtatanggal kayo ng board. Ayan. So, ang naging problema niya, bumigay ang eto, tumigas na siya oh. Sa katulad nitong isa kinuha niya yan oh, malambot ito oh. Sumasama na. Ayan. Kasi sinaksak nila ng may nakakondong supply yung capacitor. So syempre pag saksak niya nagkaroon ng spark dito. So naapektuhan yung IPM IC na nasa loob nito. So, IPM din ang tawag natin doon sa IC o circuit board na nasa loob nito. So, hindi naman natin ito pwedeng baklasin or katingin kasi hindi mo na rin yan mahi-align. Hindi na rin natin may babalik. So, ang solusyon talaga, i-replace natin. Pero, pwede naman sanang maiwasan. Yun. So, kaya ang gagawin natin, maging SOP na natin, maglilinis man, magpo-pull out or mag-check up, always ibababa natin ang circuit breaker or ikakat natin ang supply. Then, pangalawa, i-discharge nyo gamit ito. Yan ah. Kunin nyo doon sa ating mga lumang board, meron yan, kusistor ang tawag natin. Ayun, dalawang paalang yan na naka-connect doon sa dalawang sa relay natin. Kukunin nyo yung kulay itim yun. Ihinan nyo lang ng ganito. Para kapag dini-discharge nyo yung capacitor, yung spark, dito papasok sa pinaka-posistor natin. So, madi-discharge nyo na ito. Okay? So, okay na tayo dyan. Pwede na naman yung soldering iron. Pwede rin. Ayan. Okay. So, ganun ka-importante. And, siguro pinakamagandang solusyon na gagawin natin kapag ka maglilinis tayo, lalo na kung madumi ang aircon, para makaiwas din tayo sa damage. Like, minsan, hindi na natin pinuproceed na matanggal yung ating pan, lalo na yung mga wall mounted, so napakahirap baklasin ng pan motor. So, para hindi tayo mag-spray ng mag-spray, so kailangan kasi spray natin ng matagal eh, para malinis. So, para makaiwas din tayo sa ganon, or iwasan din natin na iikot. So, gumamit na kayo nung eto yung product na madalas na nakikita nyo sa akin, si Amber Protect. So nakita nyo naman kung paano itimpla, kung paano gamitin. So pinakamaganda, gumamit na kayo. So sabihin na natin na medyo nag-add lang kayo ng actually 399 lang naman, kaysa naman nakadisgrasya tayo ng ganito. So madali lang kasi spray nyo lang. So bababa na yung dumi niya and konting babalawan nyo na lang siya ng konting tubig. So, mas madali ang maglinis. Kaya, pinakamaganda na kung gagamit tayo ng Amber Protect. So, malinis pa. So, kung hindi naman ganun kadumi, hindi rin naman natin talaga ina-advise na gumamit kayo lagi. So, kung marumi lang. Para maiwasan yung pag-spray, lalo na sa mga wall-type aircon na hindi na natin mabunot yung pan-motor. So, minsan matigas na yung tornilyo or matigas na yung pagkakakonect nung dito, yung tornilyo dito. And syempre, para mabilis din natin gawin, so gamitan na lang natin ng Amber Protect. Okay? So,
ayan. So, dito na lang natin tatapusin yung ating video. And, kita-kits pala tayo sa Linggo. So, yung may mga free time. Ayan. So, pwede tayo magkita-kita sa Sunday. Sunday kami pupunta. SMX Convention Center sa Mall of Asia. So, nandun yung mga HVAC or yung mga display ng mga aircon. Meron, pero hindi pa ako nakakapunta eh. Wait, pupunta kayo mall? Yes, Sunday, pupunta tayo. Sama! Yes! Okay, sasama daw sila. Yun ang problema ko. Pag lalabas ako, kasama sila lahat. Okay, so nandun din si Amber Protect. And ayan, so i-support na lang din natin si Amber dahil masasabi naman natin na talagang nakakatulong sa ating mga aircon technician. Ayan, so SMX Convention Center sa Mall of Asia. So kita-kits tayo, baka may manlilibre sa akin doon ng doon sa papunta ng ano doon sa seaside ba ano. Ayan, baka may manlilibre pupunta ako. Huwag na kayong magpalibre sa akin dahil wala akong pera. Ayan, ayos. Tuturuan ko na lang kayo tapos bibigyan ko kayo ng libreng pang discharge ng capacitor. Ayan, pumunta na lang kayo dito. Gagawin ko. Bumili lang kayo test pad. Ito. Ayan, oh. Bumili kayo dalawa. Yung wire, madami naman dito. Magdala na rin kayo. Kung wala kayong ganito, marami tayo ditong stock na pwedeng bumutin. So, hihinang ko na lang para may pang-discharge kayo. Is OP na lang nagagawin natin before kayo maglinis, baba ang breaker, and i-discharge niyo yung main filter. Bunutin niyo yung saksak nito. Ingatan niyo na iikot ng malakas o mabilis yung pan-motor habang nililinis natin kasi yun yung isang nakakasira ng board. Ayan. Okay. Medyo mahaba na yata tayo. Ilang minute ang video natin do? 20. Okay, so medyo mahaba na. Okay na. So, kita-kits na lang tayo sa SMX Convention Center sa Mall of Asia. Sunday, nandyan kami. Pero pwede na kayong pumunta doon. Nandun na sila. Nauna na kami sa Sunday pa makakapunta dahil busy. And Friday and Saturday, may schedule din kami. Pero magpapatupa lang ng manok at magliliwa ng board. Okay. Okay. Ayos.